Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, halina dumulog sa banalahapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat pakibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkuloob mo maitaguyod ang sanibutan sa matiwasay na pag-iral, ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo na may panatag na kalooban, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kalooban na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na suma sa kanila ng paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanang ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanang ito'y narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanang ito'y pinananabikang maunawaan ng mga anghel sa langit. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Hesukristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig
tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal. Dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa, ayon sa nasusulat. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo, ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat iyong ginagawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansa'y nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang palis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano pong dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama at ina." "Guro," sabi ni lalaki, "ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magilo siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglawang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus sa mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa panalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa pag-ari ng Diyos ang isang mayaman." Lalo nagtaka ang mga alagad kasi sila'y nagtanungan, "Kung gayoy sinong maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanya, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito ay mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mabuting balita na ating napakinggan ay merong isang lalaking lumapit sa ating Panginoon at nagtanong kung paano siya magkakamit ng buhay na walang hanggan. Nung sinabi ni Jesus na sundin niya mga utos at inilahad ni Jesus isa-isa ang mga kautusan, at ang naging tugon dito ng lalaki ay mula pa ng pagkabata ay nagagawa na niya ang mga ito. Mula pa nung kanyang pagkabata ay nagagawa na niya ang lahat ng ito. Anong pinapaiwatig sa atin ang tugong ito ng lalaki sa ating ebanghelyo? Yung spiritual foundation niya. Yung spiritual foundation niya. Yung pundasyon ng buhay spiritual niya ay hindi lang basta nagsimula kung kailan lamang, kundi mula pa nung pagkabata niya. Marahil ay tinuruan na siya ng kanyang mga magulang at ito'y patuloy na ginagawa niya. At anong magandang paalala sa atin dito, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ano bang hilig ng mga bata at kabataan? Sa panahon ngayon, ano bang hilig ng mga bata at kabataan? Hilig nila, maaaring maglaro, mag-aral, makipagbarkada. Ano ba yung mga interest nila sa panahon ngayon? Pero bagamat iyan ang mga interest ng mga bata at kabataan sa panahon natin ngayon, huwag ko tayong nimbang makalimot na bigyan rin sila ng spiritual foundation. Huwag tayong makalimot na bigyan sila ng spiritual foundation. Yung bang ayain sila na magsimba, ayain sila na makapaglingkod sa simbahan kahit na sabihin natin sa murang edad at murang kaisipan nila. Mahalaga po iyan. Bagamat siguro hindi kagad natin makikita magiging bunga ng mga iyan, pero mahalaga na habang sila'y bata, habang sila'y lumalaki, ay meron ng mga nag-aakay sa kanila. Bagamat kung titignan siguro sa pasimula, wala sila masyadong interes na ipakikita. Kasi nga, ang mga bata at mga kabataan ngayon, iba ang interes nila sa buhay. Pero maaaring iba man ang interes nila sa buhay, pero kung merong magpapalala sa kanila at magtuturo tungkol sa ating pananampalataya, tungkol sa Diyos, at mag-aakay sa kanila sa simbahan, hindi masiguro kaagad-agad ay makatugon sila sa mga ganitong gawain. Ang malaga ay, yung bang nakapagtatalin tayo ng butil tungkol sa ating pananampalataya, ng butil tungkol sa pagmamahal at paglilingkod sa Diyos. Dito sa ating parokya, maganda pa na dumadami, paunti-unti. Tama ba yun? Dumadami paunti-unti. Kakaunti pero dumadami. Pero parang ganun na rin yun. Yung mga kabataan naglilingkod at yung mga bata na naikayat po natin. And hopefully, katulad yung mga sakristan, choir, lectors, ang mga kabataan ng parokya, bagamat ko'y kukumpara yan sa bilang ng mga kabataan at bata dito sa ating parokya, ay maliit iyan. Pero mahalaga na patuloy natin silang suportahan. Patuloy natin silang gabayan. And hopefully, silang mga kabataan ng simbahan ay makapanghikayat pa ng kanilang kapwa kabataan. At ipakita nila na ang buhay sa simbahan, ang buhay paglilingkod, ang buhay ay pagkikipag-ugnayan sa Diyos ay masaya. Hindi boring. Kasi minsan maaaring isipin ng mga ibang mga kabataan na boring
ang nasa simbahan, hindi masaya sa pagkanas simbahan, kayo ba'y masaya sa ginagawa ninyo? Kayo ba'y masaya? Baka mamaya napipilitan lang kayo. Pero at least ipakita na may pakita mga kabataan naglilingkod sa ating simbahan, yung galak na maaaring ginagawa nila, yung paghubog na kanilang tinatanggap, yung mga bagong kaibigan, yung bagong karanasan na maaaring nilang maranasan habang sila ay nasa simbahan, habang sila ay naglilingkod sa simbahan. Maaaring may umaalis, pero meron dumarating. Pero mahalaga na nakapagtatalim tayo ng mamunting binhi tungkol sa pananampalataya sa mga kabataan natin ngayon. Hindi man sila magbigay ng full interest nila dito, pero hopefully, sa paglipas ng taon, nakita nila yung kagandahan at kahalagahan ng buhay pananampalataya, ng buhay ugnayan sa Diyos. Yung pangalawang nais kong pagtuunan natin ng pansin ay yung naging tugon ng taong ito na sinabi ni Jesus na ipagbili niya ang kanyang ari-arian. At yung pinagbilan ay pamigay sa mga dukha. Nalungkot siya sapagkat siya'y napakayaman at umalis na lamang siya. Tapos sa sinunod dito ng Panginoon ay mas madali pa makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom. Sa Jerusalem daw po, noong panahon ng Panginoon, ay merong tinatawag, merong isang maliit talagang pintuan. Sa isa sa mga gates na malalaki nito. Kumbaga malaki yung gate, pero pag sinara na yung pintuan, ay meron na lang maliit na pintuan. At ang tanging magkakasya lamang doon ay mismong tao. Kung may daladala ka, yung daladala ka na maring pangko o pasan-pasan, hindi ka makapapasok doon sa pintuan iyon na pasan-pasan mo yon. Kinakailangan bitawan mo iyon para makapasok ka. At siguro habang pumapasok ka, hinihila mo iyon. Siguro yun yung sa magandang paalala sa atin ng Panginoon, hindi lang tungkol sa mga mayaman, kundi yung tungkol sa attachment natin sa mga bagay. Kasi katulad po nung karanasan iyon, kapag hindi niya binitawan, ibinaba, yung mga bagay na maring daladala niya kapag pumapasok siya doon sa maliit na pintuan iyon, hindi siya magkakasya. Kinakailangan na bitawan niya mga iyon, alisin niya iyon sa kanyang katawan para magkasya talaga siya. At yun yung pinapalala sa atin, hindi lang para sa mga mayaman, kundi para sa basa sa atin, yung attachment natin sa mga bagay. Bagamat ang mga bagay, materials ay mahalaga sa ating buhay, pero hindi nangahulugan na hindi natin kayang bitawan ito. Hindi nangahulugan na dito lamang iikot ang buhay ng bawat isa sa atin. Ang mga iyay binigay sa atin ng Diyos, kalaw sa atin ng Diyos para makatulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero hindi nangangulugan, iyan ang buhay natin. Kinakailangan, may mga pagkakataong kinakailangan na bitawan natin ito, lalo tigit kapag ito'y nagiging hadlang na sa ating ugnayan sa Diyos, sa ating ugnayan sa ating pamilya, sa ating ugnayan sa ating kapwa-tao. At kapag nahubad na mga ito, doon naman natin makikita na ang tanging mahalaga ay ugnayan sa Diyos na magbubunga sa maganda ugnayan natin sa ating kapwa-tao. Nawa mga kapatid, itong dalawang bagay nito ay patuloy na pagsumikapan natin. Para sa mga kabataan, patuloy natin silang paalalahanan, tamnan ng mga butil tungkol sa ating pananampalataya. At ang mga kabataan na nandito na ngayon ay makapanghikayat at makapanghikayat ng kapwa-kabataan, itipakita ng paglilingkod sa simbahan ay masaya. Ang ginagawa nila sa simbahan ay pamamaraan nila para magkaroon ng matibay na pundasyong espiritual sa kanilang buhay. Nasa gayon, makikita natin na
ang tanging mahalaga sa buhay natin, wala iba kundi ang Diyos. Ang mga biyaya material pinagkaloob sa atin para makatulong sa atin, pwede nangahulugang dito lamang iikot ang buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Natitipon kay Kristo na lumalupig sa kasamaan, manalangin tayo ngayon sa ating Diyos Ama para sa katatagan na mapaglabanan natin ang mga tukso ng kayamanan at kasiguraduhan. Ating itutugon, Ama, mapasaaminawa ang kaharian mo. Ama, mapasaaminawa ang kaharian mo. Ang simbahan naway patuloy na magbigay ng kalinga at suporta sa mga napapabayaan at mga naghihirap ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasaaminawa ang kaharian mo. Ang mga tinatawag na tagasunod ni Kristo, naway kanilang mapagtanto na mas mahalaga sa buhay ang pagkalinga sa iba at pangangalaga sa mga kapuspalad kaysa sa sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasaaminawa ang kaharian mo. Ang lahat ng tao naway matagpuan ang karunungan na unahin ang paghahanap sa kaharian ng Diyos at ialay ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasaaminawa ang kaharian mo. Ang mga may sakit naway mabigyang kasiyahan at kalakasan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasaaminawa ang kaharian mo. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan naway makasalo sa kasiyahan ng tagumpay ni Kristo sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasaaminawa ang kaharian mo. Samarin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang intensyon ng Minor Basilica of the Black Nazarene at hindi ng mga deboto ng Poong Nazareno. Patuloy nating dalangin ang natatanging kahilingan ni na Joel Bardos, Brent Irvin Padlan para sa nagdiriwan ng kanilang karawan na sina Lilibet Enon, Clara Samson at Mabel Villarica Mamba. Para sa maagang pagaling ni John Jordan Mendoza at sa lahat ng mga nagkasakit dulot ng COVID-19 at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Orlando, Regalado, Nieves at Julita. Ating indulog sa Diyos, ipapa natin intensyon at panalangin. Makalangit na Ama, bigyan mo kami ng kalakasan ng loob na mamuhay sa karukhaan sa Espiritu at sumunod sa limbawa ni Kristo na maging dukha upang kami umunlad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkakaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawan mo kami pagbigyan upang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagkapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maasahan o pamaymangon na umako sa paninagutan. Dahil hangad mo magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Buong ng pagtitiis, siya'y nanaig at akamatay ng kanyang nalupi. Kaya siyang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng malahumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan. Hita't lupa, o sana, o sana, sa kahitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kahitaasan. Hosana, Hosana, sa kahitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin. Maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gumitahin, sarili ay inihain, bilang pagkahit inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyo anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ang Tanang Kaparian.
alalahanin mo rin mga kapatid naming nahihimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi na lahat ng mga pamanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birheng Maria, Nena ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kay sana mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, hanamoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagkupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin mo na kagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sabahin ang ngalan mo, mapasa Diyas sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at winiwiti kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parang bagang naririto ka na, na inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo po hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapakinabang ay yung kaawaan upang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, kumain tayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Magandang umaga po sa ating lahat.